truth that matters. Linaw ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na hindi gagamitin ang pensyon para ipampondo sa panukalang Maharlika Investment Fund. May sagot naman ang Batang Marcos sa naunang pahayag ng kanyang tiyahin sa isinusulong na proposal si MJ Mondejar sa detalye ng balita. Pensahan ngayon ng isang kongresista ang binabatikos ng Maharlika Investment Fund na makatutulong sa ekonomiya ng bansa. To be fair, hindi ko pa nababasa yung bill, pero ako kinakabahan pagkat sa panahong ito na ang sama ng ekonomiya, pati yung World Bank sabi, bagsak sa susunod na taon sa 2023, sa kalagitnaan lalala pa raw. Diyos ko, paano na lang tayo? Ito ang naunang komento ni Senator Amy Marcos ay sinusulong na Sovereign Wealth Fund o ang Maharlika Investment Fund Act. Layo ng panukalang gamitin ang pondo mula sa government financial institutions gaya ng SSS, GSIS at Land Bank at iba pa para i-invest at palaguin. Kalauna, nagbago ang pananaw ng senadora at giniit na maganda ang panukala. Subalit, dapat sa mga investment sa loob ng Pilipinas ilagak ang pondo. Para sa pamanggi nito na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, welcome development ng komento ng senadora para mahimay at mapagtibay ang panukala. So it's good to have concern, it's good to be invested in the process of crafting the legislation to ensure that it is not only robust but it stands the test of time. And that is the whole point of this exercise is that... Piniyak naman ang Batang Marcos na hindi mawawaldas ang pera ng mga pensioner, lalo na't marami ang tutol na gamitin ang pension funds ng government financial institutions para ipang-invest. The GSIS and all these corporations already have investable funds. Hindi po galing sa pension, hindi po, it will be taken from the investable funds that are already there. Those corporations already invest into real and financial assets through those investable funds. They do not use the pension money. So it, instead of being used individually, those investable funds will just be pooled into the sovereign wealth fund. Hindi po makakawakan yung pension ng ating mga kababayan. Dinepensahan rin ni Congressman Marcos kung bakit ang presidente ng bansa ang magiging chair ng itatayong Maharlika Wealth Fund Corporation na mamamahala sa Sovereign Wealth Fund. Sa lagay na yan, ito ay ang kanyang amang si Pangulong Bongbong Marcos. Of course, it's been politicized, but the whole point of this exercise is that this corporation will be free from politics. This isn't something for the next 6 years. This is something that will keep on going. Natitiyak rin ni Marcos na walang politika sa panukala dahil technocrats ang mamamahala sa pondo. Tinitiyak rin ito na sapat ang safeguards ng bill, pati na ang proper representation ng bubuing board ng korporasyon. Para naman kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, hindi na bago ang ideya ng Sovereign Wealth Funds dahil ang mga kapitbahay nating bansa sa Asia ay nakatulong ito sa kanilang paglago. Ayon naman sa Batang Marcos, naunang pinag-isipan ng Duterte administration ang isinusulong nilang panukala. Well, if you think about it, this isn't a new idea. Sec. Diokno already said this was they were looking at it during the time of Duterte. If I'm not mistaken, former Senator Bam Aquino filed a bill in 2016 trying to do the same thing. Ngayong hapon, December 5, ay nagkaroon ng consultation meeting sa Kamara kasama ang lahat ng government financial institutions na pagkukunan ng kapital ng MIF. At lahat ng ito ay kasama sa Binuong Technical Working Group sa Kamara. Sa ngayon ay may online petition na sa change.org para kontrahin nga yung MIF na sinusulong ng 19 Congress. Tinitiyak naman ang mga kongresista ng susulong nito na hindi ito maabuso at ito'y pag-uusapan at hihibayin sa mababang kapulungan. Okay, no? Yan po no, mga kababayan. No? Nakita po natin yung ano po, yun pong video. Narinig po natin ang kanilang sinasabi. Maganda po ang kanilang ano, yung sa nakikita ko po sa ngayon, medyo maliwanag na po ang tungkol po sa Maharlika Investment Fund o Maharlika Wealth Fund, no? Kasi po dito po sa kanilang tinatalakay, ito po si Amy Marcos, sinabi po niya na ito daw ay para po na napakadelikado na gamitin po yung pundo na mula po sa GSIS, ECCS at sa iba pong ahensya ng gobyerno na kukunan po ng Maharlika Wealth Fund, no? Nagagamitin po para po sa Maharlika Investment Fund. Ayun po, sinasabi po ni Ayoy Marcos sa narinig po natin, sinabi po niya na nanganib daw ang buong mundo dahil bumagsak daw ang ekonomiya sa darating daw na 2023 maging ang World Bank. No, kung isipin natin maging ang World Bank daw, bumagsak daw. Ngayon, makikita po natin, baka po ito po ay nasabi niya dahil po yun pong tinatawag po na fiat currency, expire na kasi yan, kailangan na mag-renew ang lahat ng mga
dokumento sa buong mundo para po magsimula na naman na gagamitin na naman ulit ang pira na mayroon pong backup na gold. Yun siguro ang dahilan kung bakit po sinasabi niya na maging ang World Bank ay bumagsak rin o babagsak rin sa darating na sunod na taon. Ay, ito naman pong sinabi po ni Sandro Marcos tungkol po sa sinabi po niya na ito daw ang pundo daw na kukunin daw ng Maharlika Wealth Fund ay hindi daw yan kukunin doon po sa mga pensioner. Yung pira po daw ng mga pensioner. At siguro kung iisipin ko, posible na totoo yun na kung paano nila kukunin ang pira, kung saan nila yun kukunin, kung paano nila yun nakitas. Palagay ko ganito yun, no? Yung pira na sinasabi nila na hindi nila kukunin sa mga tinatawag na pensioner, maaari yan na kunin yan sa bangko na yun pong siling na pira ng bangko na naka-stack lang po, yun siguro yung gagamitin. Ipalagay natin ngayon kung sa GSI is, itong GSI is maraming mga dapat bigyan ng pensyon. O, yan ang pensyon. Ngayon, mayroon pa din sila na natira na pira na tatawagin natin na stock money. O, kasi ipalagay natin na para po yun na tinatawag na ginansya, ano yun sa Tagalog, no? Ginansya. Yun po yung kukunin nila para po gagamitin po sa Maharlika Investment Fund. Kung sa ganun po na paraan, maganda po na strategy na yun po ay gagamitin po ng gobyerno kasi po para po umiikot po yung pira para magamit po sa iba pong pangangailangan, no? Maganda po siya. At sa ano naman, ito naman sa tinatawag na kung paano yan gagamitin dahil ito po ay yung pangalan po ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos na siya po dapat po ang chairman po sa ginagawa po na Maharlika Investment Fund o Maharlika Wealth Fund, no? Siya po yung chairman, siya po ang mananagot po sa lahat po ng kung ano man po ang dapat po na sagutin po sa programa na yan, no? At doon po sa sinasabi po na mayroon daw nag-complain na kailangan daw yung Maharlika Wealth Fund ay hindi daw ituloy kung ano yung ang dapat pag-usapan. Mayroon daw nag-complain na ganon. Sinasabi naman po nila doon na yun po ay bigyan din nila ng pansin at kanila daw himay-himayin ang batas at yung mga komento po ng mga tao na nag-sign po na ano po, yung pong kine-question po yung Maharlika Wealth Fund. Maganda naman po yun, ha. I-question po yung Maharlika Wealth Fund para labas po talaga yung motibo, yung kanilang dapat ipaabot sa mga tao, no? Para gagamitin po nila yung pundo ng mamamayan na mula po sa mga bangko at sa mga pensioner na sa GSIS at sa SSS, no? Sa palagay ko po, ito pong ano na to, panukala na ito sa nakita po natin sa sinasabi po ni Sandro Marcos, no? Maganda po, maganda ang panukala po na ito. Dito naman po sa ano po, sa pag-uusapan po natin dito po na sa Maharlika Kingdom of Kalupasog Empire, siguro mayroon siguro itong kasunduan si Bongbong Marcos at saka si King Mami at saka si Queen Helene kasi po sinasabi na po yun doon po sa mga December 4 o December 5 yun, sinasabi, or December 3, sinasabi po ni Queen na mayroon daw kasunduan ang gobyerno at ang Maharlika. Baka naman po ito po ay ini-insert po ito na ano po, na kasunduan po na itong Maharlika Wealth Fund po, baka pauna po ito na pamamaraan para sa Maharlika Kingdom of God. Ngunit po, ito pong tinatawag po na Maharlika Wealth Fund, ang nagsusulong po nito sa para bang sa procedure, ito po daw si Bob Aquino. Ngunit ang ginagamit daw, yun daw tinatawag daw na Philippines Wealth Fund o yung tinatawag po na Philippines Investment Fund. Yung ano niya, yung process na yan, yun daw siguro yung sinundan itong Maharlika Wealth Fund, pinalitan lang po yung pangalan. Ginawa po siyang tinatawag po na Maharlika Wealth Fund. Pinalitan lang po yung pangalan. Ngunit yung ano nito, yung proseso nito na ginawa po, ito po yung pong plano po ito ni Bob Aquino, no? Yun po daw ang sinasabi po nila sa panahon pa po ni Duterte.
No? Hindi po natin alam kung ano po ang patutunguhan nito sa tinatawag na in the last, kasi po si Bob Aquino po, alam naman po natin na yun po ay kalaban po sana ng mga Marcosis, pero yun po ay tinanggap po nila yung tinatawag na kanya pong in-endorso na pamamaraan. Siguro po ito po ay sinasabi kasi po ito ni Bongo Marcos o ni Sandro Marcos na wala po itong tinatawag na politics, na yung ito po daw ay tinatawag na parabang paraan po ng kabutihan po ng lahat ng mamamayan. No, kasi po pinagkaisa na po nila ang tinatawag na kanila pong mga pamamaraan. Siguro ito po ay maganda kasi po parang hindi na ba tinitingnan kung anong klasikang politisyan ka, kung anong klasikang pamaraan ka dati. Kung hindi, ang tinitingnan yun pong ikabubuti po ng ating mamamayan o sa lahat ng mga Pilipino o Maharlika. No, yun po yung nakikita ko dyan. Ito pong na mga pangyayari na ito, kung matupad man ito, sana po ito po ay magdala po ito ng kabutihan po para po sa ating bansa. Dahil sa palagay ko po, ito po ay nakita naman po ito ni Queen at saka ni King. Hindi naman po natin na alam kung hindi pa man po sila nakukuminto kung ano po ang ikukuminto nila nito. Hintayin na lang po natin sa mag-live po si Queen at saka si King tungkol po dito. Dahil alam ko na parang nasubaybayan po nila ang mga pangyayaring ito, no? Ayun lang po muna ang ating komento po tungkol po sa Maharlika Wealth Fund, kasi po sinubaybayan ko po ito at maging yun pong IDCA. Now, sinubaybayan ko po yun para po na makapagbigay po tayo ng komento, malalaman po ng taong bayan, at sa pagdating po ng panahon mayroon po tayong tinatawag na makapag-support po tayo kung ano po ang dapat nating gawin para po sa ating bansa, no? Hanggang dito na lang po, at mabuhay po tayong lahat na Maharlika Kingdom of God. Ito po ang inyong gabay ng bayan, si Michael po, at nagsasabi po na tayo pong lahat na mga Pilipino ay dapat po magkaisa para po sa ating minimithi na kasaganaan at kaginawaan ng ating buhay, at magiging yung kasunduan po ng ating tagapaglikha na tungkol po sa tinatawag na divine government. Ito po ay magmumula po kasi ito sa tinatawag na Maharlika Kingdom of God, Lupasok Empire, na mumuno po sa bansang tinatawag na bansang silangan o pinili na bansa o mga lahing pinili, para po ito po ay makilala po sa buong mundo na ito po ay pinili ng Diyos na Maharlika Kingdom of God, Lupasok Empire. Ayun lang po, at marami po salamat, mabuhay po tayong lahat.